Hello guys, kumusta na po kayo? Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. Ngayong araw, tayo po ay gagawa ng kutsinta with filling. Medyo napaparami na yung nagre-request sa atin na gumawa tayo ng kutsinta with filling. Kaya narito po ako ngayon para i-share yung kaalaman ko sa paggawa nitong kutsinta with filling. At dito po ay babanggitin ko na rin yung napaparami po kasi yung nagtatanong sa atin kung saan tayo nakakabili tulad nitong anato o itong aswete, itong anato powder at saka itong lye water o itong cooking lihiya. Lihiya po ito, inilalagay sa suman lihiya, suman sa lihiya, and then yung kutsinta. Ito po yung nagpapakunat at nagpapasarap at nagbibigay ng flavor, kaya ganun yung lasa ng kutsinta. At ito pong anato powder para maging kulay orange yung kulay ng kutsinta. So, pwede rin naman tayong gumamit ng food color kung wala nito. Ito po ay nabibili dati. Lagi akong pupunta sa Ueno, Amiyoko Center. Dito po sa Tokyo. Eh, ngayon, hindi tayo makaalis kasi gawa ng sitwasyon natin. Eh, i-recommend ko lang na marami namang mga online na Asian store, Philippine store. Pwede po tayong makipag-ugnayan sa kanila dahil meron po silang mga ganito. So, ganun po ang ginagawa ko. Okay, at ngayon mag-start na po tayo sa paggawa natin nitong ating kutsinta with filling. Okay, ang kailangan po natin dito, ang gagamitin ko dito ay itong all-purpose flour. Kasi ito yung pinakamadaling gawin para makuha yung texture ng kutsinta. Pwede rin yung rice flour. At meron tayo ditong cornstarch, brown sugar, light brown sugar lang itong gagamitin ko. Then itong ang anato water, then itong lye water o lihiya. At dito po yung filling na gagamitin natin, pwede po tayong gumawa ng yema filling. Kaya lang, wala naman ako yung langka, hindi ako makagawa ngayon nun, kaya o yung condensed milk, kahit walang langka, condensed milk. Kaya ang gagamitin ko dito, pwede itong peanut butter, pero ito ang gagamitin ko, itong milk caramel spread, ito pang lagay ito sa tinapay. Kasi ang lasa ko sa kanya parang matamis na bao. Kaya ito ang ilalagay ko. At dito po ay kailangan din natin ng tubig. And then meron tayo ditong niyog. Ito po nabili ko rin sa Asian store. So kukod ko rin natin ito dahil kailangan po natin ng fresh na grated coconut. Okay, ito lang naman ang mga kailangan natin. At pwede na po tayong mag-start ngayon sa paggawa natin dito sa ating kutsinta with filling. So, ito po ay ituloy-ituloy ang ginagawa kong pagtatrabaho, kaya itatabi ko lang muna ito. So, itabi natin yan. And then dito, meron po tayo ditong isang mixing bowl. Yan o. Ilalagay natin dito itong ating itong all-purpose flour, itong cornstarch. Pagsamahin lang natin yan. Okay, mix natin. Then dito, ilagay po natin itong sugar. Sama-samahin natin. Itong kutsinta, madali lang pong gawin ito. Ang mahirap lang dito, yung pagkuha talaga nung talagang tamang texture. Pwede siyang tumigas at hindi mabuo minsan, masyadong malata o malambot. So, ito po ay mga molder na gagamitin natin. Okay, then lagay natin itong tubig. Okay. Okay. Then dito ilagay po natin itong anato powder. Yan o, anato water kasi tinunaw ko siya sa tubig. Ito ngayon yan. At dito maglalagay tayo dito ng ito yung lye water. So, 1 tablespoon. Itong gagamitin ko. Okay.
Haluin natin mabuti. Mix lang natin. Okay. At ngayon, para sigurado ito na... Teka lang ha. Ito na i-prepare yung aking isa pang mixing bowl. Okay, para nun, mas sigurado siya at wala siyang mga buo-buo. Salain natin. Yo, oh, di ba may buo-buo siya? Then. Okay. Salain uli natin. Then dito, so tabi natin itong strainer. So ang gagawin po natin dito, so pwedeng din na natin i-transfer dyan. Okay, de, ganyan na siya. Ito na yung ating pinaka gagawing mixture ng kutsinta. Ang gagawin natin dito, so meron po tayo dito yung dito, i-steam natin ito. I-steam natin itong ating kutsinta. At meron tayo ditong iba't ibang klaseng ito o, yung molder ng kutsinta. Ang gagawin natin dito, yan o, iayos natin dito sa steamer. Ayusin natin siya. Okay. So, maganda rito, meron tayo dito yung oil. Yan. Para siguradong hindi didikit at madaling alisin. Ako kasi minsan kahit di ko naman ilalagyan, okay lang. Kaya lang para sigurado siya, hindi tayo mahirapan. Lagyan lang natin yung oil eh. Rub lang natin. Okay. Huwag masyadong marami, basta maano lang siya. Karoon lang siya ng oil. Ito kung una. Okay. So, ang gagawin natin dito ngayon, lalagyan natin ito ngayon ng ating mixture. Ito yung ginawa nating mixture. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya. Yan o, huwag nating masyadong punuin. Yun, naiayos na natin lahat dito ito at nalagyan na natin ang ating kutsinta mixture. Itong ating mga molder dito. So, okay, ngayon, ang gagawin po natin, lalagyan natin ito ng filling. Ito yung gagamitin natin. Ito, oh. Itong caramel spread. Ang lasa nito, parang matamis na ba? Oh. So, dumidikit kasi. Basta ilalagay lang natin ganyan. Don't worry kasi hindi naman siya matutunaw doon sa loob. Kasi pag nabuo yung kutsinta, kasama dyan yan eh, mabubuo siya. Yung kutsinta, pag nabuo yung piling, makikita ninyo, maganda ang magiging kalalabasan po ng kutsinta ninyo kasi na-try ko na talaga ito. So, medyo, yun nga lang, matagal siyang ilagay kasi isa-isa nating ilalagay na ganyan. So, dito po ang pwede nating gawin dito, yun nga ang yema filling. Pwede tayong gumawa condensed milk at saka itlog lang naman yon. Pwede rin yung lagyan ng langka. Mas masarap syempre pag may langka.
So, ganito lang gagawin natin. So, ang gagawin natin, tatapusin lang natin ito. Tatapusin natin itong lagyan ng filling. Then, pagkaraan nating malagyan, bigay ko lang sa inyo yung sample kasi medyo, minsan kasi naiinip yung mga viewer natin eh, pag tinatapos natin lahat ito eh. Kaya, ang gagawin ko, ito sample niyan. Lalagyan uli natin ng mixture. Then, yung steamer, magpakulo na tayo ng tubig. Kasi pagkatapos nito, steam na natin ito. Okay, so ngayon, ang gagawin ko lang dito, tatapusin ko lang pong lagyan lahat ito ng filling. So, dito sa ginawa nating mixture, makakagawa tayo ng dalawang sigang nitong ating kutsinta. Okay, ang gagawin natin dito, tatapusin lang natin lahat muna ito. Okay, din ngayon, nalagyan na natin. At ang point nga pala dito, habang nagsasalin tayo nitong mixture, isang halo, laging halo, isang halo, then, yan, haluin natin palagi before nating lagyan. Para no, nagpapantay yung texture niya, hindi naiiwan yung harina doon, yung rice flour, hindi naiiwan sa ilalim. Dapat palagi natin siyang haluin para nun magpantay siya. Kasi minsan kaya tumitigas yung kutsinta, ganun, dapat aalagaan natin ng halo yan. So, lagyan pa natin itong mga iba. Okay, so pwede na to. Ang gagawin natin ngayon dito, steam na po natin ito. Then, lagyan natin ng cover. So, itong lid nitong steamer, nilagyan natin ng tiklot ha, para nung yung tubig na nag-evaporate, hindi pumunta dito sa kutsinta. Okay, steam na po natin ito hanggang sa maluto siya ng 45 minutes. I-check na natin itong niluluto nating kutsinta. Okay, ito hindi ko ito binuksan o i-check after 30 minutes. Naghintay talaga ako ng 45 minutes. Okay, tingnan natin. So, ayan. Kasi ito, lagi po akong gumagawa nito. Kaya kabisado ko na yung oras niya na talagang yung pagkaluto niya, tamang-tama talaga yung 45 minutes. Okay, ayan. Nakita natin yung filling. So, ayan. Medyo kumaibabaw siya. Okay, ito po, sigurado ko luto na ito kasi lagi akong gumagawa ng ganito at sigurado po yung nagiging resulta niya. So, ang gagawin natin dito, ang gagawin ko, i-turn off ko itong heat. At ito po ay hahanguin na natin. Then, dito, meron tayo dito yung malamig na tubig na nilagay natin dito sa isang tray. Ilalagay natin dito. At dito po ay hahanguin natin itong ating mga kutsinta. So, ang gagawin lang natin dito, yung isa pa, meron pa tayong isang ganito karami na i-stimuli natin, tatapusin natin yon at hihintay natin mag-cool down. At pag malamig na siya, ay pwede na po natin itong i-serve at kainin. Okay, tapusin lang natin lahat ito. Okay, so ito ngayon yung pangalawang sigang natin sa kutsinta at inilagay po natin dito sa tray na may malamig na tubig. Yun nga, para madali siyang alisin doon sa mga molder. Ang gagawin natin dito, hintayin natin medyo lumamig ito, mag-cool down at pwede na po natin alisin doon sa mga kutsinta molder at pwede na rin natin itong serve at kainin. At ngayon, narito na yung ating mga kutsinta. So, inalis na natin sa molder. After na nag-cool down siya, then dito po, lalagyan natin dito ng fresh na grated coconut para sa karagdagang sarap nitong ating kutsinta. Lagyan natin. Ako, masarap po ito. Ngayon, nakita natin, meron siya yung feeling niya pumupunta dun sa top. Okay lang yun, normal lang yun.
kung gusto nyo, kontian nyo yung filling para maging ganito, oh. Kaya lang, mas masarap kasi pag maraming laman doon sa loob, eh. Kasi hindi naman siya matutunaw kasi yung kutsinta, kasi mag-firm siya, eh. Okay, tapusin natin itong paglalagay natin ng fresh na grated coconut. At ito po ay pwede na po natin itong serve at kainin. I-try nyo po ito. Masarap po talaga ito. Okay, iyan. Okay, sana nagustuhan nyo po ito. Itong ating ginawang kutsinta with filling na ito. Pwede rin po tayo ditong maglagay ng ube halaya. Ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating kutsinta with filling. So, ayan. After na nalagyan natin siya ng fresh na grated coconut dito sa pinakatap. Masarap po ito. I-try nyo po. Promise. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating kutsinta with filling. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. Thank you po. Bye!